What's up mga daddies? At welcome back po ulit sa aming YouTube channel. And for today's video mga daddies ay pag-usapan natin yung mahalagang advisory ng SS para sa mga SS pensioners natin. Pero bago yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos sa bata makulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, umpisa na natin. So yun mga daddies, ha, mahalaga pong malaman ninyo itong advisory na to. Dahil ang disbursement ng buwan ng pension sa pamamagitan ng mga cheque at SSS accredited disbursement bank na hindi pa PesoNet participant ay pinalawig pa mula September 30, 2021 hanggang Marso 2022. Ang lahat ng mga pensyonado na hindi pa nagbubukas ng account gamit ang isang PesoNet participating banks ay patuloy na tatanggap ng kanilang buwan ng pensyon sa pamamagitan ng kanilang kasalukuyang saving account o sa pamamagitan ng cheque hanggang April 2022. Sa loob nga ng 6-month extension period, ang mga apektadong pensyonado ay lubos na pinapayuhan na agad na magbukas ng account sa isang PesoNet participating banks, e-wallet, remittance transfer companies or RTC, cash payout outlets or CPO. Ang mga pensioner naman na nakabase sa ibang bansa ay exempted pansamantala na may mga hadlang para sa kanila na magbukas ng account bilang dual citizen o bilang citizen of the country of residence o dahil sa kawalan ng Philippine ID or valid for opening ng account. Maaaring piliin ng mga pensionado na magbukas ng account sa isang PesoNet participating bank over the counter o sa pamamagitan ng online account opening facility ng banko, tulad ng Digital Onboarding System ng Land Bank of the Philippines or LBP, Union Bank of the Philippines or UBP, Philippine National Bank or PNB, at iba pa. Important reminders para sa mga pensioners. Kung magbubukas po kayo ng account over the counter, ipakita sa banko ang isang Letter of Introduction or LOI na maaaring makuha mula sa alinmang sangay ng SSS. Gayunpaman, kung ang mga pensioner ay hindi makabisita sa tanggapan ng SSS para sa kanilang mga transaksyon, maaari silang mag-issue ng authorization letter sa kanilang mga kinatawan at mag-attach ng photocopy ng valid ID ng mga kinatawan upang makakuha ng LOI. Dapat ipakita rin ang original na ID. Ito mga daddies, yung mga banks na nag-o-offer ng 100 pesos account opening and maintaining requirements para sa PesoNet implementation. So, ipa-flash ko na lang po sa screen yung mga banks na pwede kayong mag-open ng account na PesoNet participating banks na. Tandaan lang po mga daddies na ang 100 pesos ay para sa pagbubukas ng account at maintaining balance. Kung pinili ng mga pensioner na magbukas ng account sa PesoNet Bank na hindi nagkumpirma sa 100 pesos na pagbubukas ng account at maintaining balance requirements, ang patakaran ng mga banko sa pagbubukas ng account at maintaining balance ay dapat sundin. Dagdag pa riyan, kapag po kayo ay pupunta sa mga SSS branches, mangyaring sundin ang branch number coding system pati na rin ang mga basic health and safety protocols na ipinapatupad. So yun mga daddies, yan lang po yung mahalagang advisory ngayon ng SSS na dapat sundin ng mga SSS pensioner, lalong-lalo na po kung ang inyong bank ay hindi pa po PesoNet participating banks. So kinakailangan nyo na po mag-open until March 2022, pero much better po na mas maaga para hindi po magkaroon ng problema sa pag-disburse ng inyong SSS monthly pension. So yun lang mga daddies, yun lang po for today. Hope na nakapagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa mahalagang advisory ni SSS para sa mga SSS pensioners. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Batang Kulit. Like and follow na lang din po ng ating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.